Mga ka-MC, paano nga ba magiging researchable ang channel natin? O ang title ng mga video natin? Ganito po yan. So mga ka-MC, paano nga ba magiging researchable ang ating channel o ang mga title ng ating mga videos? So punta po tayo sa com. And then, nandito na po tayo. I-click po natin ang YouTube. So kung gusto niyo naman pong i-type ang YouTube, www.youtube.com, so pwede po. Sa akin kasi shortcut na yun, yun na ang araw-araw na ginagawa ko pag isita ko sa analytics ko o sa YouTube Studio. So nandito na po tayo, itap po natin yun. Punta po tayo sa YouTube Studio, i-click din po natin yung pong pinakababa. Mga ka-MC, may square at saka parang bulaklak siya. Click po natin yung parang bulaklak dito. Yan. Yan po ang a-appear sa screen. Settings, general, channel, upload default, permission, community agreement. So, dito po tayo sa channel. Ito ang isa sa paraan kung bakit researchable ang mga channel o ang mga title ng videos. So kada upload nyo, ilagay nyo dito sa portion na ito, sa keywords, sa basic information. So mga ka-MC, may isa pang paraan para ma-research ang ating channel name. So, tap natin ang YouTube. And then, search natin. Imbawa, binigay sa atin na name ay Tigay. Eto na nga, ayan ang mga Tigay, pero yung channel name talaga niya, wala. So, ngayon, dito sa tatlong widget na nasa taas, i-click natin yan para lumabas lahat ang Kikay channel name, yung may mga channel na may pangalang Kikay. So dito na nga, search filter, search by relevance, type all, upload date, anytime, duration, any future. Ayan na po, marami sa mga futures. Ayan sa baba, cancel and apply. Ngayon dito po sa type din ating i-click ang all. Ang appear sa screen, all, video, channel, playlist, movie, show. Ngayon, click natin channel. I-click na din natin yung apply sa baba. Minsan kasi may mga channel name na mahirap i-search. Minsan may maling spelling. Minsan, sariling pangalan nila, pero ang lumalabas pag isinurch mo ay channel name nila. Ngayon, nang makasigurado ka, punta ka sa FB Messenger at i-chat muli yung may-ari ng channel name para sabihin mo kung yun talaga ang channel name niya. Pero ang totoo mga ka-MC, ang bagong channel name o bagong YouTube name mo, mahirap i-search sa simula yan. At isa ito sa mga paraan para maging researchable ang ating channel name o YouTube name. Kasi habang bago pa, hindi talaga researchable ang mga channel name natin. Pero pag dumadami ng subscriber o tumatagal na tayo sa pag-YouTube, nagiging researchable na rin naman ang ating mga channel. Kasi may mga channel na magkakatulad, doon tayo nagkakaroon ng problema kung ang channel natin ay masyadong marami. Kaya kung gagawa tayo ng channel, pwede lang yung unit nag-isa.
yung walang katulad. Dahil kung marami kayong katulad, mahihirapan talaga. Tapos, lalo na kung pare-research mo parami. Di bali, kumisan, di bali mahirap ang spelling, di bali mahaba, basta nag-iisa lang ang channel mo na madaling i-research. Ganun talaga yan mga kaimensi, nasa iba't ibang man tayong lugar pero pinaglalapit tayo ni YouTube para i-research lang ang ating mga channel. Sa bagay, walang imposible. Kung lagi mong hahanapin, malapit na rin kami sa iyo. Parang andun kami habang pinapanood namin yung mga videos mo. Kasi nga, pagkatapos nun, alam ko, wala na. Andito na sa bahay ko, pero permanente ka na. Nasa iyo na. Kung aalis ka man o hindi, kung magpe-permanente ka man, okay lang, pero at least sa bahay na kita. Yun lang, mga kanisi. Sana lahat ng bagay researchable, ng lahat ay makita, ng lahat ay mapalakit, at madamang andito lang tayo.